What we do here is go back. Ito na siya mga pogi, no? Tatanggalin natin to, babarto natin itong brake master niya, pati itong handle grip. Yan. Sana matapos ko ngayong gabi, narasingin ko na. Alright, yan na siya, baklas na siya. Tatanggalin ko na to, tsaka to. Yan. Daming biro. Dung, sa dumi na pala loob na to. Yan. Hindi ko na tatanggalin to, kasi ito lang naman tatanggalin natin, tsaka to. Tsaka itong handle grip. Unahin ko muna ito. Yung mga mahihirap. Kailangan ko na muna mag-lead. Okay. Nakabit na yung kanan. Kaso, ito yung kanya sa RCB. Yung ginamit ko yung stock na lang kasi wala siyang guide. Yun o, yung ganito. Kasi kailangan yung para dito. Stock na lang gagamitin natin para mas okay. Ngayon na mga pogi, mabilis ang gawa lang. Nakabit na namin itong dalawang brake master. Nakabik na rin yung isang hose para sa kanan. Yung kaliwa na lang yung problema kasi kailangan para tatanggalin yung mukha para mapagapang din yung hose dun sa papunta sa likod. Tatanggalin ko ito ngayon mukha. So, ito yung gagapangan niya. Tapos yung sa brake light niya may clip pala. Hindi aabot dito. Kailangan ko rin mag-jumper dito. Wait. Good morning guys, ito na siya. Binabi na ako agabi. Yan natapos. Yung brake hose na nabili ko, yung RCB, na hindi natin naikabit. Kasi, bitin siya. Sakal siya dito, pag ganun, no. Tapos, saktong-saktong-sakto siya. Dumaan doon, sa engine. Tapos dumikit dito. Eh, hindi ko na tinuloy. Tinanggal ko na lang. Dapat, nandito lang siya. Kasi, baka mamaya, mag-init yung engine, mapaso siya. Katulad nito mga to. Nakatulad dito, nakalayo, diba? Ganyan sana yung gusto mangyari. Pero okay lang. Nakabit na rin naman natin to. Dalawang brake master. Yun, sarap, nakabit ko na. Yun. Kunti na lang naman ikakabit natin. Tapos gagawin ko ng paraan tong brake light. Para mapagana ko siya rito sa switch. Ito, may switch pala siya dito. Sa likod na lang pala to. Ito yung harap, ito yung sa likod. Ayun, ito na lang, i-jumper ko. Ito lang lang i-jumper ko kasi ito yung sa harap. Ito yung sa likod. Dito na to. Ayun. Okay. Alright. Yan na siya. Ito na lang yung mga ikakabit natin. Brake fluid. Itong tsaka itong handle grip. Bumili na lang ako ng ordinary na hose. Mas mahaba. Nasa 8 feet to. 400 lang bili ko. Sayang. Ganito pa naman sana ng RCB. Pero wala eh. Kailangan natin pag-iparit talaga yan. Ayaw ko naman ipagsapalaran yung branded na hose sa tapos ano naman, bitin naman. Yung mga pogi may mga binago rito ah. Yung caliper ko, yung bracket nito, mapapansin yung iba na. Ayan, binago to. Nagdagdag ng bracket dito tapos binutasan ng iba. May konting washer. Bali, papartan ko kasi to para matanggal na yung washer na yan. Iba ba yung mga binago dyan? Ito yung ginawang bracket para sa tambucho. Hindi ko na kasi pinasira. Bolts. Papartan ko rin yan. Ang hilig nyo. Ayan yung adapter. Ito yung clearance nya. Papansin nyo. So ngayon, ang gagawin ko na lang, ikakabit ko yung brake hose. Tsaka yung bagong upuan. So kailangan mabuo ko na to. Kailangan magamit na siya bukas. Pag-alis pa naman ako. Alright. Ayan na siya mga pogi. Oh. Nalagay ko na yung brake hose. Diba? Ang ganda pag maluwang. Huwag para pa siya nagkaroon ng design. Ngayon, ito. Nalagyan ko yan ng mga
meron ako ditong holder eh. Kakabit ko na lang yan. Tatlo yung pinaka holder ko. Buto. Yeah. Tapos ito yung sinasabi ko sa inyo. Maganda kasi sa kanya, hindi ko siya nadikit sa engine. Dito ko siya pinakapit sa may holder dito. So, diretso doon sa ilalim. Yan, diretso sa ilalim, paangat doon. Yan. Yan siya. Haba pa ngayon. Wala, yun lang. Mali. Not dito. Pinasok ko dito. Dito ko nga pala pinadaan. Pasok na lang natin doon sa kapita. Yan o, mali. Pinapansin nyo na aga-aga ko itong pa. So, yun siya. Dumaan siya doon. Pinaka-sipit ko rin siya doon sa mga holder-holder nyo doon. Yan, sa holder niya rito. Diretso dyan. Ayan, di na siya nahahatak. Diba? Allowance pa. Sakto lang sa akin yung 2-4. Wala kasing 2-4 na RCB. Ayan, kahit mga 2-3 man lang. Ayan, kapit ko na yung holder. Maligang ko kayo doon. Lagyan natin siya ng langis. Yung laman nyo. Ay, bago kayo maglagay ng langis mga kapogi. Make sure na nakasara na to. Iipitan ko ngayon to. Tsaka itong sa harap pala to, sa harap. Ito. Yan. Pero nakabukas siya kasi nga mabibleed-bleed pa tayo. Antayin natin mawala yung hangin. Tsaka natin siya i-stop. Yan. Tara, subukan na natin. Bleed ko na lang kayo ulit. Wala kasi tagawak ng camera. Sana maganda sana kung nakikita nyo. Okay? Simot agad. Ayan yung advantage niya. Kaso mali ako, dapat dito na hayaan maubos yung kaso binidyo ako. Ayun, napunta siya lahat doon. Ulit tuloy ulit. Basta maglalagay kayong basahan. Pag nagre-refill kayo, naglalagay ng brake fluid. Huwag nyo hayaan maubos dito. Kasi yun, na nagtatanggal tayo ng hangin. So kapag naubos dito yan, hangin na naman ulit yun. Tapos lagi kayong maglalagay ng basahan dito para hindi tumulo sa bearings niya, nakasira yata ng pintura. Ayan siya. Okay, let's go. Ganda, walang-walaw. Mga kapogi, yan na siya. Dalawa pala yung wire na ito. Ayan. Ito siya, yun sa brake light. Hindi siya nag-i-start kanina, kailangan pala pipindutin pala dito. Tsaka kailangan nakakabit to. Ayun, nakapindot na ako dito. Kasi kayo mag-start. Pala kailangan nakakabit to. Tsaka yung kabila, yan, in-amper ko na. Yung sarili pala siyang wire, dinakutong ko doon. Ayan. Maganda pala mag-bleed dito. Kapag malambot pa rin to, yung dalawa, bleed mo rito. Pindutin mo to, tapos bleed mo rito. Tsaka mo, ilak. Yan, tumigas na siya pareho. Update ko kayo mamaya doon. Mubuhayin ko muna siya. Okay, nakabit ko na rin yung bagong upuan ko. Yung spiker. Right. Yung isa sa mga sinasabi ko sa inyo mga kapogi. May tabas na siya doon. Tatabas pa ako dito para matash. Lalagarin ko na lang ng lagaring bakal. Okay, tabas-tabas konti. Ayan na siya mga kapogi, tapos na. Nakabit ko na yung upuan. Sa mirror na lang ulang. Nag-uwis ako alas 10, tapos ako 10:30. Gutom na ako. Gawin na, gumagana naman to. Mamaya makikita niya. Ano na. Ang harapan niya. Nangas, nag-uwis sa side mirror. Ano. Yung dito, hindi ko pa nakabit kasi kukorte ang kompleto. Pala yung nilagari ko. Nani, yan. Lutol, pala. May pakapatong pa naman yun. Ayun na lang naayusin ko. Puhunt ko, ang ganda. Alright, update na ulit mamaya-maya. Tingnan ako mamaya pag ginandal ko kung okay yung disc brake niya sa likod. Okay. So guys, yan na siya. Ang ganda na ako po. Okay, so. So gusto ko yung kuha na to. Spiker yan. Kung kailangan nyo ng bumili ng gantong parts, gantong motor, o kahit anong klase ng parts ng motor, yung description, yung link nasa description. Yung description tuloy. Yung link nasa description. Diyan kayo bumili, mura lang yan dyan. Yan na siya. Naalis muna ako. Na-testingin natin to. Nagawa ko na rin siya ng review. So, abangan nyo bukas. Importante malaman nyo yung pinaka-review. Kung ano ba yung consequence ito or kung ano yung disadvantage advantage ng naka-rear disc brake. Kung maganda ba o pangit. Bukas ko i-upload guys. Yan. Hindi ko na pwedeng isama pa rito sa video na ito kasi masyado nang mahaba. Abangan nyo yung bukas. Yeah. Hindi ko pa inaabit yung nandito nyo. Angas pa rin. Kasi tatabasan ko pa. Dungis pa ng motor. Pati yung 100 grip, hindi ko pa nakakabit. Dito pa. Ayun. Baka mahirapan ako, hindi ako mabot sa oras. Nakalit kasi ako ngayon. So yun, gagawa ko muna ito ng review. Abangan nyo guys bukas. Salamat sa panonood. Like, share, subscribe. Thank you.